Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Imbisaya, mayong adlaw sa inyong tanan, mayong gabi, mayong uto. Ako dahi si Roms, vlogger. Ako dahi si Roms, dili ko, hindi ako ganun ka ma-vlog. Opinion lang. Opinion ko lang, vlog tayo ng opinion natin. Ano yung masasabi natin sa nangyayari ngayon. So, yung na-trendy ngayon, yung naging trendy ngayon ay yung issue nila Kuya Merk at nina Miss Cafe. Cafe. Miss Cafe. Oo, naging fan nila ako, guys. Simula pa nung nag-stay pa lang ako sa Maynila. Naging working student ako doon. Every time na vacant ako, pinapanood ko yung vlog nila. Para sa akin, para sa akin na nasaktan ako sa nangyari sa kanilang dalawa talaga. Like, di ko matanggap yung nangyari sila. Inisip ko nga lang na sana prank na lang lahat. Prank na lang. Wala namang masama kung scripted yung naging vlog nila. Para sa akin, hindi yung big deal para sa akin. Kung scripted man yun, wala. Yun yung way nila para mag-gain ng audience. At para sa akin, hindi big deal sa akin yun. At nag-wonder ako bakit naging big deal sa lahat ng mga tao. Ba't ganun? Ba't parang nagagalit sila na ang dami na nilang views? Galit sila na scripted? Kanya-kanya kasi tayo ng pag-gain ng audience. So, ano naman pakin natin ng scripted? Wala, okay. Hindi na magsasalita dyan. Actually, yung ano ko lang ngayon ay yung naging hiwalay nila ngayon dalawa. As in, like, ang daming nangyari sa kanilang dalawa, diba guys? Ang daming nangyari. Simula pa lang ng nung nag... Okay, hindi ko ma-mention lahat, pero yung sobrang trending na nangyari sa kanila, yung propose si Kuya Mark kay Cafe, sobrang trending noon. At ako, alam nyo, inaabangan ko lahat ng mga videos nila. Para akong stalker. Sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, lagi ako nagsasearch ng baliw. Oo, so sobrang kinilig ako sa kanila kasi ay sa wakas ano. Pero para sa akin, in-expect ko na medyo scripted yon at medyo natural yung pangyayari na yon. 50-50 scripted at may go with the flow na lang sila. Medyo naging happy ako noon na oh yeah, okay, engaged na sila. Pero doon ako nag-question kung bakit pumunta sila ng Cebu. Pumunta sila ng Cebu dito. Bakit kung engaged sila, bakit kailangan pang parang walang contact? May messenger. Ba't si makaganda nini kayo mag-contact kay Merk? Ba't ganun? Kaya nilang pumunta sa ibang lugar, kay Mark hindi kaya nila magkita. Parang yung story nila is parang love story. Romeo, save me! Me-me-ne-ne-ne-ne-ne. Parang ganun. Pero parang sa Philippine version yung kanila. Filipino version. Medyo funny, di ba? Medyo funny. Pero okay lang yan. At yan, yun nga, kung umuwi dito si Cafe dito sa Cebu, nagbakasyon sila ng ilang days, at pagbalik nila ng Cebu, ayun, nagkatulpuhan na. Ano ginagawa mo? but, pero alam niyo guys, yung nakita kong trendy ngayon na yung kambal, yan si Tristan, opinion ko lang ha. Feeling ko talaga, yung Tristan at kambal na yan, nag-set up talaga yan sila. Parang before pa nagkaroon ng babae yan si Kuya Merk,
alam na ni magaganda anong mangyayari. Parang alam na niya kung ano yung second step niya. Ito yung first step, second step, ito yung kukunin ko yung pera ko. Which is okay naman kasi, which is okay naman kasi naghiwalay na nga sila. Wala eh. Sinet up eh, naghiwalay sila. Okay, ganun talaga sa policy, rule, law, na dapat maghati kasi pinagsikapan ng dalawa yun. Pero, ba't niya parang ginagawang masama si Merk na hindi siya binibigyan ng pera, hindi, yung pamilya niya hindi binibigyan ng pera, eh, kitang-kita naman dun sa mga evidence na nagpadala ng pera. My goodness, ba't kuy ate, Ate Cafe, Miss Cafe, ba't ganun? Kung talagang naghiwalay kayo na, ano, dapat hindi ganun. Dapat parang ginagawang sinisiraan mo si Kenmer as in. Parang minahal mo yung tao, pero after nang naghiwalay kayo, ay parang masama na talagang tao si Kenmer. Hindi dapat ganun. Hindi. Sabihin mo yung totoo. Ano yung talagang totoo? Okay, joint account kayo. Oh, joint account. So, anytime kaya kang makapag-withdraw ng money. So, joint account, it means na meron kang pag-aari mo din yun at pag-aari ni kay Mark. So, half kayo nun. Hindi ibig sabihin na wala kang share nun. Joint account nga. Account nyo ngayon dalawa. Paano walang share? Paano kang system tagal? Paano nangyari na wala, hindi ka binibigyan? Eh, pwede na, sabi ni Kemark, eh, pwede ka nga pala mag-withdraw. Kasi alam mo yung na, nandun. Paninira yung ginagawa mo eh. At isa pa, oo, nagkaroon ng babae si Kemark. Pero hindi mo inalam kung ano yung talagang dahilan. Puro lang yung, ano, blablabla, parang, ang, pinakita mo na agad sa mga tao na ano, parang kailangan mo pa yung mga tao yung mag-solve ng problem ninyo. Ba't pinatulfo mo? Sobrang bataot. Sa Bisaya ba? Bataot. Ba't mo pa pinatulfo? Ba't hindi niyo pag-usapan? Mag-chat kayo sa messenger na maayos. Pag-usapan niyo. Si Kuya Mark, andyan lang naman sa Manila. Hindi naman pupunta yun sa ano. Isa pa, may access ka sa mga bank account. At isa pa, kakahiwalay niyo lang ni Kuya Mark, eh, nag-jowa ka na agad, best friend niya pa. Feeling ko talaga sa'yo, Miss Cafe, talaga. Yang si Tristan, panakibutas mo lang yan. Hindi ako naniniwalang hindi mo na love si Kimberg. Hindi talaga ako naniniwala. Kasi, alam mo, ako, nakapag-experience ako niyan ng may ex ako, isang ex, as in like, siya yung parang feeling ko sobrang, siya na talaga yung tao na para sa akin. Pero, for how many times na lagi kami nag-aaway, LDR kasi kami noon guys, 2 years kami LDR, ako nagstay ako sa Manila, siya sa Mindanao, naging LDR kami, tapos hindi kami nagkikita lagi, LDR kami, tapos pero sobrang seryoso ako sa kanya at alam ko din naman na seryoso din siya sa akin. Kaso lang, nagka-away-away lang kami dahil nga sa wala na kaming communication. Magcha-chat lang kami siguro twice a week. Siguro. Twice a week, minsan pa nga once a week at minsan pa nga umabot ng 1 month. Pero magka-relasyon kami. Once a week lang, mag-communicate. Ganun kami noon. Nag-away kami dahil sa wala na, ano na ako eh, parang
upset na ako sa kanya. Kasi lagi na lang ganun. Lagi na lang inuuna yung studies niya. Nag-aaral pa kasi siya, guys. Kaya, kailangan ko kasi ng attention. Wala akong ibang mapagsabihan. Wala akong family. Mag-isa lang ako. Parang boyfriend ko na lang yung karamay ko sa lahat ng mga nangyayari sa akin sa school, sa mga responsibilidad ko sa trabaho ko, pero wala akong kausap kundi siya lang. Kaso wala siya. Re-reply lang yan kapag hindi siya busy. Working student din kasi siya. Kaya hindi kami magkapagtawag ng anytime. Kailangan talaga schedule yung pagtawag namin. Like, anong oras ka dapat? Hanggang ganitong oras lang tayo dapat mag-usap. So, sumuko ako sa kanya. At yung reason ko ng pagsuko ko, sinabi ko sa kanya na hindi ko parang bigyan muna namin ng ano ng sarili namin. Focus muna ako sa pag-aaral ko, sa trabaho ko, at siya i-focus niya yung studies niya. Kasi kapag nagrelasyon kami, hindi kami makapag-focus. Lagi na lang kaming away-away at hindi kampanya yung loob ko. Araw-araw na lang akong parang malungkot. Hindi ako nagsasmile araw-araw. Araw-araw akong depressed. So, ayun. Sabi ko sa kanya, maghiwalay tayo. At yun nga, ay, walang third party na nangyari. Naghiwalay lang kami. At ang nangyari, guys, dumating sa point na naggumawa siya talaga ng mga efforts para sa akin. Pumunta siya dito sa Cebu. Bumiyahe talaga siya, like, on the spot, sabi ko sa kanya, maghiwalay na tayo, like, as in right now, sabi niya, hindi ako papayag na ganun na lang. Nag-book talaga siya ng ticket, as in, on the spot, at bumiyahe talaga siya. Pagkabukas, dumating siya dito sa Cebu. Hindi ko in-expect, sobrang iyak na iyak ako nun, sobrang depressed ako nun, guys, kasi may tuition pa ako, may trabaho pa ako, tapos dumagdag po yung ano. Kaya sabi ko sa mga natigilan natin ito, focus ka muna sa ano. Kaya yun, how many months din yung lumipas, parang naging okay kami dalawa. Nung una, parang nagka pagsalita ng mga masamang bagay, pero in private, yun, private talaga kami na nag-aaway. Like, chat? Like, pero yung pinag-uusapan namin is tungkol lang sa wala kang time sa akin, hindi mo ano, pero mga pera, like, wala na sa amin yun. Hindi kami nagbanggit ng mga ito, nabigay ko na pera sa'yo, ito, wala akong share sa blah. Wala. Alam mo nung ex, guys, kami nung ex ko, like, para kami mag-asawa na talaga kahit LDR kami. Example, kailangan niya ng allowance at may allowance ako. Minsan pa nga, like, mas malaki yung pinadala niya sa akin at ako minsan konti lang. Pero wala yan, wala lang sa amin yun. Nung naghiwalay na kami, walang bawian ng gamit. Hindi kami nagbawian ng gamit. Yeah. Parang naging mature na yung ano. Ako ngayon, meron akong boyfriend after ng how many months may boyfriend ako at taga dito lang sa Cebu. Naging okay kami ng ex ko. Wala na. Siya focus rin sa studies niya ngayon. At ako, focus din ako sa trabaho ko ngayon at sa pag-iipon ng pera. Yan. So, share ko lang yung experience ko na kailangan din maging mature if ever na gusto mo maghiwalay sa isang tao. Hindi talaga mabilis makalimutan yung tao minsan mo nang minahal. Kaya ngayon, sobrang napapasalamat pa rin ako sa ex ko kasi tinulungan niya ako maging independent. Through that experience, LDR kami, na-realize ko na mapa-LDR ka man o malapit lang yung ano, kailangan mong maging truthful sa lahat ng bagay. Ganun, truthful ka lang.
ang hirap talaga pag pag yung buhay mo puro sinungal at puro pa si Tagalog puro sinungaling o puro lie. So kaya at ano opinion ko lang na sana ay nag sabi ng totoo si Miss Cafe. Sana sinabi niya yung totoo. Sana totoo yung mga sinasabi niya. I mean, so kasi once na hindi totoo yung mga sinasabi niya, alam niyang mga mali yung mga sinasabi niya, hindi yan siya makakampante talaga. Like, uncomfortable ka talaga na gumawa ng mga bagay-bagay, uncomfortable ka makipag-halo-bilo sa mga friends mo kasi alam mo may kulang, parang may kulang talaga sa sarili mo. Like, hindi, parang natatakot kang i-judge ng mga tao. Okay, so message ko lang po kay Kuya Merk, as in like nalungkot talaga ako na nakita ko yung YouTube channel niya, guys, na sana wala na yung mga videos nila ni Ate Cafe. Sobrang nakakalungkot talaga, sobrang nakakalungkot. Pero ganun pa man, alam ko na mayroong purpose, mayroong dahilan kung bakit ganun. Alam niyo guys, paulit-ulit kong paulit-ulit ko talagang inano na may purpose talaga yan. Hindi ako relatives nila or kahit ano, pero concern ako. At kaya si Kuya Mark, tumutulong ako sa kanya. Pinapanood ko yung mga videos niya 2 years ago. Yan yung mga natira sa channel niya. Alam niya ba guys, share ko sa inyo na mas maganda talaga as in if si Kuya Mark lang yung mag-vlog mag-isa. Promise, mas bet ko yung si Kuya Mark lang yung mag-vlog mag-isa. Siya lang yung mag-vlog. Kasi nakakatawa talaga siya as in kung siya lang mag-isa. Pero nung may nagka-girlfriend na siya, parang nakukornihan, medyo corny na yung vlog. So, pero ganun pa man guys, ay pag-pray natin na maging successful pa rin si Kuya Mark. Meron na siyang 351 million followers ngayon guys. So, tulungan natin siyang bumangon. Kahit anumang mga bagay na negatibo ibabato sa kanya, maging strong pa rin siya. At pati na rin kay Miss Cafe, support natin sila. Huwag nilang nating anahin sila, hayaan na natin sila kung anong desisyon nila sa buhay. At guys, yan lang. Salamat sa panonood.